Uy, mga kapatid, isa ba kayo sa mga nabinyagan bilang plantito o plantita ngayong panahon ng pandemya na talaga namang napakahilig bigla sa mga halaman? Sipatin natin ang mundo ng paghahalaman. Parami na nga ng parami ang bilang ng mga plantito at plantita ngayong pandemya at kasabay nga nito ang patuloy na pagtaas ng demand para sa mga halaman. Sa sobrang taas nga ng demand, awit, nagkanakawan. September 10, noong naitala ng Baguio LGU ang plantdemic, pagnanakaw ng mga halaman mula sa mga kabunduan. Pero tol, gaano na nga ba kahilig sa halaman ang mga plantito at plantita? Mga kapatid, dahil sobrang laki na nga ng demand sa mga halaman, well, marami nang umuusbong ng mga online shops dito. At isa na nga dito, si Sir Joe Ed. Kung may tito ang mga plantito, si Joe Ed Biason yun. Dahil 2015 pa lang, pinasok niya na ang mundo ng paghahalaman na mas natutukan pa ngayong pandemya. Talagang nung pandemic, doon nagdagdag. No? Every week, halos may bagong halaman. Sisilipin natin yung mga personal collections tsaka yung mga binibenta na rin ni Sir Joed. Lemon lime, rubber tree, cheese plant, fideliki, alohasa, silver satin popos, monstera, deliciosa. Ito sa Instagram, 10,000 yung ganyang halaman. So, 10,000! Nagsimula sa simpleng cactus at rubber trees ang kanyang koleksyon. Dumami ng dumami hanggang hindi niya na namalayan na meron na siyang bagong libangan. Nakatulong daw ang pag-aalaga ng halaman sa pag-coop up niya noong quarantine. Naging outlet siya para at least may pinagkakabalahan. Pareho ang istorya ni Joed kay Maridan Pedro na isang plantita. Naging daan ang kanyang paghahalaman. Marami akong nakilala na mga bagong kaibigan na nagko-collect din ng mga halaman, mga nagbebenta ng halaman. Hindi lamang mentally at emotionally nakakatulong ang paghahalaman. Form ba siya ng exercise for you? Oo, at saka break time ko to from work. Ang dating simpleng libangan ni Maridan, ngayon ay kanyang pinagkakakitaan. Umuwi kami sa Laguna, tapos naghahanap kami talaga ng mga murang halaman. Kaisip namin na bumili, tapos ibenta dito sa Manila. Tulad nga ni Maridan, ang dating libangan ni Joed, ngayon naging negosyo. Pero paano nga kaya magiging diskarte nila ngayong nagbabadyang magka-tax ang online businesses? Tataas lalo yung presyo ng plants. I would say easily nasa 10-20%. Pero mga tol, ano nga ba ang pamantayan para masabing solid plantito o plantita ka na? Nag-aalat ka na ng considerable budget sa expense mo to buy new plants kapag yung araw mo hindi nakukompleto na hindi mo ginagalaw yung halaman. Kapatid, kung aspiring plantito o plantita ka, may payo sa'yo si Boss Joed. So magsisimula tayo sa research. Kikilalanin natin yung plant na gusto natin and kung compatible siya sa lifestyle natin. May halaman na mahilig sa tubig, may halaman na ayaw sa araw. So, kailangan aaralin mo din talaga siya. Para ka nagpapalaki ng bata. Maraming pwedeng maging plantito at plantita, pero mas maigi maging responsableng plantito at plantita. Natulungan talaga tayo ng paghahalaman. Natulungan tayo nito financially, physically, at mentally ngayong pandemya. Pero huwag sana nating kalimutan na may unang tahanan ng mga halaman sa kagubatan. Para sa One Balita Pilipinas po, Benjo Gutierrez.